The public hearing of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, joint with the Committees on Public Services, Constitutional Amendments and Revision of Codes and Finance, is called to order. I would like to acknowledge our senators present here today, of course, Senator Tito Soto, who's actually very knowledgeable, perhaps even more than me, when it comes to public order and dangerous drugs. So we're very lucky to have him today, to have him here today also, to be able to listen to your views with regards to the issues. And we would also like to acknowledge, of course, the presence of Senator Lito Lapid, who is also here to lend support and to listen to your views. So both of the tough guys of the Senate are here with us. So we consider ourselves fortunate today. The automotive industry, according to the Philippine Automotive Competitiveness Council, is deemed as a pillar of economic growth, which is vital to the economic development of any country. PACCI recognizes the Philippine automotive manufacturing industry as one of the 8 sectors that has huge potential for success in the world market. In 2014, the ASEAN Automotive Federation reported that Philippine sales of motor vehicles grew 29% to 234,700 plus units from 181,738 just in 2013, making it the region's third best performer next to Vietnam and Singapore. The said statistics is a manifestation that consumer spending plays a big role in the country's economic growth. As we can see, the business end of the motor vehicle industry is booming and is of substantial help to our economy. Sa parte ng consumers, bawat isa sa mga bumibili ng sasakyan ay may kanya-kanyang dahilan. Marahil ang isang kababayan natin ay bibili na ng sasakyan upang mapaginhawa ang paglalakbay patungo sa trabaho. Yung iba naman ay gagamitin ito sa negosyo. Maaaring rin ang isang young professional ay bibili ng sasakyan sapagkat bago lang ang kanyang trabaho, ito'y kanyang pagkakataon na magkaroon ng isang sariling transportasyon. Marami at iba't iba man ang dahilan sa pagbili ng sasakyan, iisa pa rin po ang puhunan. Ito ay ang pagsisikap at pagtatyaga upang makalipon ng pambili ng sasakyan. The motor vehicle industry is helping both the economy and the general public in our kababayan's achievement of their aspirations, dreams, desires, and comfort, convenience, and even furtherance of business plans. Sa madaling salita, ang maunlad na motor vehicle industry ay nakabubuti para sa mga individual na Pilipino at sa Pilipinas. Carnapping. Ngayon, dumako tayo sa carnapping at illegal towing na bumibiktima sa ating mga kababayan. Kung anumang ganda ng relasyon ng motor vehicle industry at ng mga mamimili ng sasakyan ay sinisira naman ito ng carnapping at illegal towing. According to a report of the Philippine National Police, from January to June 2014, 3,170 cases of carnapping were reported and up already 68.5% from the 1,881 cases reported in the same period of 2013. In the first half of 2014, an average of 2 cars and 15 motorcycles were stolen on a daily basis in the Philippines. Sa isang report, kasabay ng pag-unlad ng motor vehicle industry ay ang pagdami rin ng masasamang gawain ng mga kriminal. Financers place an order for specific vehicles to carnapping gangs on the ground. The chosen vehicles are then stolen and transported to rebirthing facilities. The stolen vehicles are then tampered with to make them appear as new and different vehicles. The rebirth vehicles will also be given falsified registration documents from the Land Transportation Office before being sold. Reports in the media indicate that gangs and individuals of various modus operandi have also been sporadically preying upon owners of private vehicles. Here are some examples. Bundol Gang. This gang either hits or deliberately is hit by another vehicle. Once a driver gets off, his car is then hijacked. Number 2, Bukas Kotse Gang.
This gang targets parked cars or cars which are stuck in traffic. Once such car is located, they forcibly open the car and either hijack or steal valuables inside it. Basag Kotse Gang. This gang also targets parked cars or cars which are stuck in traffic. Then they break one of the windows and steal valuables. Last, but perhaps there are still others that are not on the list. Basag Itlog, Basag Kamatis Gang. This gang throws an egg or a tomato on a moving car's windshield. If the driver stops, he's forced out and his car is hijacked. Not only are the private properties of our countrymen at peril due to carnapping and illegal towing, more importantly, the safety and security of our countrymen are also endangered. Sometimes lives are lost due to carnapping and illegal towing with violence and intimidation. And it takes so long to be able to prosecute or even to catch the culprits behind it. That is the greatest tragedy with this. One of the goals of our hearing today is to address the apparent inability of our penal laws in successfully deterring the occurrence of carnapping. Although amended, the present law of the Philippines addressing carnapping is circa 1972. At that time, cases of stolen vehicles range from 400 to 420 cases annually. Times have indeed changed dramatically. It should be noted that substantial change in the economic landscape has happened. With more motor vehicles on the road, the presence of more bold criminal syndicates, and the evolution of motor transport system has happened. So today, we are asking the authorities and the agencies and offices that are tasked with protecting our vehicle owners as well as our drivers and passengers, but we are also here with our resource persons who are themselves victims of carnapping, because it is from them that we will be able to realize the flaws in our system that need to be addressed, from perhaps not just the enforcement but also the judicial system that needs to be addressed in order to prosecute faster those that are caught violating our laws. So I would like to acknowledge the following present here today: General Reginald Villasanta, Attorney Charlie Guhit, Police Director Benjamin Magalong, magandang hapon po. Police Senior Superintendent Arnold Dalin Gunakao, Attorney Medardo De Lemos, Attorney Crisanto Saruca, Mr. Martin Dino. Thank you again, sir, for joining us in our hearing. Mr. Arsenio Evangelista for anti-carnapping, sir. Good afternoon. Thank you. And also our additional guest who just arrived, Mr. Vernon B. Sarne. Oh, Top Gear. Welcome. Editor-in-chief of Top Gear. I'm familiar with your magazine because of my husband. So finally, I see you in the flesh. Attorney Paul Emerson Pasion, representative of the Department of Transportation. Sir, welcome. And Asek Karingal of DOTC. So we will begin perhaps with anyone else that I didn't mention. Mr. Dave Arsenas, welcome, sir. Mr. Arturo Santa Cruz, Mr. Kid Solomon, and Ms. Marisa Concepcion. I thought my list was updated. I ask for your indulgence. I apologize for missing that. Oh, here. We have 8 legislation in the agenda today. Police Director Benjamin Magalong. 7 on anti-carnapping car theft and a resolution on towing. All of the bills are similar, and thus our resource persons, please speak if you've already had the chance to have your own findings or research regarding carnapping. What is the status today, sir? Good afternoon, Madam Chair, and our honorable senators,
Magandang hapon po sa inyo lahat. Ma'am, with your indulgence, I have here with me the newly designated officer in charge of the Highway Patrol Group in the person of Police Senior Superintendent Arnold Gunakaw. He has prepared a presentation for your appreciation. Go ahead, sir. How long will your presentation be? Yes, please, so that we can put things in perspective. Go ahead. You have an introduction before your presentation, sir? Madam Chair, members of this committee, ladies and gentlemen, good afternoon. I am Police Senior Superintendent Arnold Gunakaw, the newly designated officer in charge of the Highway Patrol Group. My briefing focuses on the carnapping situation in our country, and it follows this outline. So I'll be skipping on the definition of terms. I'll go directly to the carnapping situation nationwide within NCR and until the recommendations. So I believe everybody knows what's the definition of carnapping is and the motor vehicle. Let's proceed to the next slide, please. So based on the documents of the PNP, these are the statistics on carnapping. The first table on top represents the carnapping on motor vehicles, which involves four-wheel motor vehicles. In 2013, we have 1,462. In 2014, 1,470. And in the first quarter of 2014 is 392 as compared to the first quarter of 2015, which is 341, which indicated a decrease of 13.01%. As far as motorcycles is concerned, for the 2013 we have 10,771, for 2014 we have 11,870. During the first quarter of 2014 there was 2,691 incidents, and the first quarter of 2015 we have 3,011. Representing 11.89% increase. Next, please. So, these are the results of our analysis on trends and patterns weekly with the PNP. And on the last week, that is April 27 to May 3, we had these statistics. The motor vehicle carnapping is 10 and the motorcycle carnapping is 21, giving us a 1.4 motor vehicle carnapping rate per day and 3 motorcycle carnapping rate per day. Next, please. So these were our interventions being done. We have the so-called 1PNP approach, and we implemented the Oplan Lambat Sibat wherein all our units joined forces to be able to serve warrants of arrest against carnapping personalities, joint operations on service of warrants, search warrants and unidentified safe houses, warehouse of stolen motor vehicles and parts. We conduct joint 1PNP approach on the checkpoint operations in support to territorial units and spotting operations against spuriously documented motorcycles and motor vehicles. Next, please. Aside from those what I've mentioned, we implement case operation plus for special projects against carnapping groups and personalities. We designed the special projects for these purposes. We also created and organized dedicated tracker teams focusing on each and every carnapping groups on our list. We also filed cases and conduct case trackings against the carnapping personalities and strengthened our counterintelligence against PIN personnel and other government law enforcement agencies or officials. And we conduct visitor inspections on dealers of second-hand motor vehicles and spare parts. Furthermore, we conduct record check of second-hand motor vehicles being offered for sale. We conduct anti-carnapping awareness through quad media, distribution of flyers for anti-carnapping tips and awareness, touch-based approach, education of local police station on the different modalities of carnapping, and strengthen our barangay intelligence network to further enhance our intelligence capability to determine and pinpoint these carnapping groups. As for our recommendation, by the way, we, in behalf of the PNP, and the PNP supports all the bills being filed by the different legislators, in creation of these,
We recommend the no bail, that no bail is recommended if committed by criminal groups, guns, or by means of violence or intimidation of any persons, or force upon things, or when the owner, driver, occupant of the carnap vehicle is killed or raped in the course of the commission of carnapping or of the occasion thereof. We also recommend the establishment of HPGLTO, LTFRB Bureau of Customs, and other lead agencies easy online access during verification to expedite motor vehicle data details verification, because it will take a lot of time to conduct validation and record check on when there are motor vehicles being checked. We also recommend that Section 13 of the House Bill 4544 needs to be rewarded for clarity. It may require revision of effect to effect the motor, that motor vehicle owners shall obtain clearance from the HPG prior to loading their motor vehicle engine blocks or chassis in any inter-island shipping or water transportation, including roll-on or roll-off ferry boats, and or establishing highway patrol units in every port nationwide, international and domestic, to ensure that all vehicles were subjected to a thorough documentation and physical examination. As a proof thereof, please click the recovery link, please. Because almost we have recovered a lot of motor vehicles transported from Luzon to Mindanao areas passing through the Roros, and these were not checked because the police were not allowed to check these motor vehicles when boarded on ships or Roros. Back, please. Back, please. Next. We also recommend that Section 4 of the House Bill 4544 should be rewarded for the proper imposition of penalty for other provisions of the said bill, and should be amended to read as follows. Penalty: any person who violates any provisions of this Act, because in the House Bill 454, any person who commits a crime that is related to that. Next, please. Section 2, PN 14 of House Bill 454 must be expanded to include replacing the original serial numbers or motor vehicle engines, engine blocks, or chassis, because it is the modus operandi of the groups now, or the carnapping groups, to tamper the original numbers and replace the old engine numbers which they have, thereby making them easily to be able to register it even without getting clearance from the highway patrol group. This is simply what they call the lipat-by system. Next, please. We also recommend that the possession of carnap motor vehicle and engine chassis or body with defaced or tampered or replaced serial numbers, it shall be unlawful for any person, office, or entity to possess or have under his her control any carnap motor vehicle and engine chassis or body with defaced or tampered serial numbers. Usually, most of the suspects were just charged for violation of PD 1612 with respect to this. Unauthorized towing of motor vehicles. It shall be unlawful for any person, office, or entity in towing services who are not duly accredited or registered with MMDA or local government units to tow motor vehicles without the driver, owner, or occupant's consent. We got the data from the MMDA and we found out that there are 30 towing companies given accreditation by the MMDA. We also recommend for the clearance permit to sell second-hand spare parts for purposes of this Act. Any person, store, establishment, or entity dealing the buy and sell of, or use of second-hand spare parts shall, before offering the same for sale to the public, secure the necessary clearance or permit from the PNP Highway Patrol Group where such store, establishment, or entity is located. We patterned this from the Davao City, wherein they came out with an executive order requiring all those establishments selling second-hand spare parts and vehicles to get clearance. Section
20, any person who installs motor vehicles, engines, or motorcycle engines on watercraft shall secure clearance for such motor vehicles or motorcycle engines from the PNP prior to licensing or registration of marina, LGUs, and other concerned agencies. We came out with this recommendation because motorcycles which were carnap, the engines of those motorcycles which were carnap were installed in boats used in the craft, and the PNP don't have jurisdiction over them. And a lot of times these boats were registered with the marina even with the engines are carnap. So sa mga bangka po ginagamit ang yes, kinukuha sa mga motorsiklo? Yes, Your Honor. So wala kayong jurisdiction. Ang ibig sabihin nun, hindi nyo sila pwedeng hulihan kahit na nakita ninyong nasa bangka na yung motorsiklo? No, ma'am. We don't have jurisdiction over it. So it needs to be a memorandum of understanding with the marina or there is not itself? There is no memorandum of agreement yet. In the meantime, can't you have one or this needs to be an amendment in the law? We will work it out, ma'am. Thank you. That would be all, ma'am. Thank you very much. Thank you for your presentation, sir. We will ask for a copy of that so that all your recommendations will be duly noted and hopefully incorporated in our version of the bill. Thank you. Well, the next, if there is there somebody else who would like to make a presentation? Perhaps if you have something to add, our NBI representative, Attorney De Lemos, attorney. Afternoon, Madam Chair, the Honorable Senator Lapid. Earlier in the day, we have submitted our position report to the committee secretary, and we support the resolution sponsored by the chairperson allowing inquiry into carnapping activities disguised as towing. We also support the passage of House Bill 4544 providing for higher penalties for carnapping. As an institution, the NBI is not very active in investigating carnapping cases, and we yield to the statistics and inputs provided by the HPG. One minor observation on the presentation on the recommended amendment on the spare parts. It is our opinion that the spare parts should be further clarified, second-hand spare parts. I do not know how technical we should be on the clarification and definition, but then I think it should be limited to the engine of the motor vehicle. If there is vagueness in the spare parts, second-hand spare parts could include anything, and it could hamper commerce. That's the observation. What danger do you see in not being able to properly define spare parts? Ma'am, it could be subjected to very general interpretation. Second-hand spare parts could involve a small part that may not be very material in the definition of the crime carnapping. It's the motor vehicle itself. And there are parts that may not be considered motor vehicle per se. Okay. Thank you. Thank you, Attorney, for your input. I would like... perhaps we can ask the DOJ just a short statement, and then we will ask for the VACC also for their, after listening to our government resource persons. Attorney? Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. For the DOJ, ma'am, I would like to note that the DOJ just received the copies of the bills last week, so if we may ask that we be allowed to submit our comments later, ma'am, on the proposed legislation. But I have here with me some statistics of the cases filed before the office, and with the permission of the Honorable Chair, I can state some of the statistics. Sure. Do you have a PowerPoint presentation? No, ma'am. No, just submit it to us, or you want to read it out? I can read it out and then submit a copy to the committee. Yes, ma'am. Please go ahead and read it out, but we will we request that you submit your position for yes, the ma'am. Bills as soon as possible, so that because this is already approved in the lower house, as okay. I understand. So if we have this done quickly, we can have a new act soon. Yes, ma'am. No, go ahead, po. Please. Ma'am, for list of preliminary investigation involving carnapping cases, from 2009 to 2014, for PI, there were 82 cases filed. And the resolved cases,
around 50 cases. Thus, the pending cases for preliminary investigation is 32 cases, ma'am. Repeat that, please. From 2009 until 2015 as of April 30 only, ma'am. How many cases? 82 cases. Only 82 cases out of all of the statistics of carnapping. Yeah. So far, ma'am, this is the... So, the ones that are filed. Yes, ma'am. Okay. And resolved cases is 50 cases, ma'am, or 50 cases, ma'am, resolved. 50 out of the 82 are resolved. Out of the 82, yes, ma'am. And then there are still 32 pending cases, ma'am, in the department. That is for preliminary investigation. For purposes of petitions for review, in the Department of Justice Maine in Manila, the total cases that were filed from 2009 to 2015, 438 petition for review, ma'am. This is for what particular case? Petition for review cases, ma'am. This, petition for review. These cases were the cases elevated from the local prosecution offices to the Department of Justice. Appealed cases is are 110 and pending for motion for reconsideration, 16. Total resolved cases, ma'am, 312. Resolved? Yes, ma'am. So far, that's all, ma'am. And we suggest, ma'am, that all the bills be consolidated considering that they are related, ma'am. Of course, we have to consolidate it. Otherwise, we wouldn't really have it approved. My question is this. When you say resolved, meron po bang nakulong? Meron bang na-dismiss ba to? Ano nangyari? In the statistics that I have, it's not indicated whether the case was dismissed or not. So maybe there were cases that were dismissed and some of it were filed in the courts after the resolution by the Department of Justice. If the committee would like, we can ask the prosecution to give us more detailed information as to the cases that were resolved by the Department of Justice, ma'am. So if you can give us additional data on that, we would appreciate it. Okay, even as just as a supplemental information, but submit already what you have. Okay, ma'am. Attorney, thank you for thank your you presentation. Pa. I'd like to acknowledge first the presence of our additional guests, Director Roque Versosa, Law Enforcement of the LTO. Welcome, sir. And of course, Congressman Atienza of Buhay Party List, who is the proponent of the new anti-carnapping bill in the House of Representatives. Thank you for your presence here today, sir. So we will go on now with the DOTC, Attorney Paul Pasion, if you have anything to add with our discussion today. Yes, ma'am. Good afternoon. I'm attending in lieu of Attorney Karingal, our legislative liaison, who has to attend to a meeting. We support the adoption of Senate resolution sponsored by the Honorable Chair and also the passage of the House bill from Congress. We have prepared our official position paper and we will be formally submitting it to the Secretariat as soon as possible, ma'am. Thank you. May we ask now, so okay. May we ask now PAOCTF? PAOCTI. Yes, if you have anything to add. Ma'am, good afternoon po. Nasabi na po nung yung sa presentation ng PNP yung aming mga concerns, but I just would like to reiterate two points. Yun pong the raising of penalties and then the requirement for all motor vehicles to be transported to Mindanao, that they be obtain a clearance from the Highway Patrol Group. Only the ones that are being transported to Mindanao or to anywhere. Anywhere being transported by sea. Yes, ma'am. So but, this. Yeah. Okay, would you be able to submit to us particular wording on the matter also? Maybe the PNP can help. Because as you were saying, your jurisdiction ends once it's already on a boat. If you can help us with the wording that will help you work better with the marina so that there won't be any bottlenecks with the apprehension. Yes, Madam Chair.
We will ask for that for our amendments, yes, sir. Thank you. What particular penalty are you concerned about? What were you recommending? Were you able to read our version? Sir, please speak on your mic so I can hear. We can all hear you. Yung pong lahat naman ng versions po ay similar po yung recommendations in so far as the raising penalties are concerned. But I think in our consultations with the other law enforcement agencies, ang isa sa mga concern po nila is that whenever a suspect is arrested, because of the low penalties, usually these suspects are afforded to exercise the right to bail. So when we raise the penalties to, I think, reclusion perpetua, then that right to bail may not be exercised anymore by the suspects, Your Honor. That's what exactly we have in our bill right now. Yes, Your Honor. But anyway, please submit your position just to be sure about this. We will, Your Honor. So, do you have any additional questions from the government side, Senator Lito or Senator Tito? Or shall we... Sige po. Sa Highway Patrol kay Colonel Tumakaw. Marami yung chop-chop ngayon dumadating dito sa Pilipinas. Namomonitor nyo ba yun? Hindi lahat, sir. Pero meron kaming ginagawa ngayon yung visitorial power wherein we visit these second-hand or surplus shops and conduct an inventory of the spare parts being sold. We also request them and require them to submit to us an inventory so that we can check if this inventory coincides with their stock, sir. May tinatawag na kambal? Yes, sir. Paano yun naman monitor yun? With regards to kambal, sir, ma-determine lang namin yan, sir, pagka nagpa-clearance na sa amin, sir. And then, pag naispatan ng tropa, sir. Pero pag hindi nagpa-clearance sa amin or hindi dumaan sa office namin, hindi basta-basta ma-determine, sir. Lalo na pag magkalayo sa rin lugar. Halimbawa, sa mga insurance company, ano, maraming nag-ano dyan. Kasi dito sa may Pampanga, dito sa may Apalit, Kapalangan, ang daming ano dyan, daming mga chap-chap na sinasabi. Yes, sir. Bakit hanggang ngayon buhay pa yung business doon? Saan kinukuha yun? Sa mga insurance na aksidente o sa mga carnap na dinadala doon? Doon sa isang visitorial powers na ginawa ng Highway Patrol Group Region 3, sir, meron silang pinakita mga dokumento na kinuha nila sa supplier nila dito sa Manila, sir. Yung mga supplies nila, sir. And the businesses have the corresponding business permits issued by the different local government units. So, doon sa mga dokumento na pinakita nila, legitimate yung takbo ng operation nila, sir, ng business nila, sir. Diba? Diba may mga chassis number yan? Kukumpara nyo lang doon sa may insurance, kung galing sa insurance o ba't nandun doon sa Kapalangan, doon sa may Apalit. Naimbestigahan nyo na ba yun? Di ba? Ni-require namin sa lahat ng insurances na lahat ng mga total wreck na motor vehicles nila ay kinaka-copy furnish kami sa dahil pinagsabihan na nila na bawal ibenta yung mga total wreck at yun ang mga ginagawang kambal nung araw, sir. So ngayon, sir, na-minimize na yun, sir, check namin sa kung may nakakalusot pa. Kanina narinig ko na hindi nyo sakop yung sa marine, yung ano, pag tinatransport, di ba? Di ba karamihan ng motor bangka na mga 4DR5, ano, diesel, ganyan. Linalagay nila sa bangka, karami nga, ginagawang mga pirate, di ba? Di ba rin mamamonitor yun? Yun, sir, yung nire-request namin na authority namin to check and require the owners ng bangka na kumuha ng clearance kasi wala po kaming jurisdiction doon. So gaya ng recommendation ko kanina, nabigyan ng authority po yung Highway Patrol na i-check yung mga bangkas na yun dahil wala po sa jurisdiction. Nasa jurisdiction po ng Marina. Siguro pwede kayo makipag-coordinate doon para ano. Yes, sir. Yun po ang gagawin namin, sir. Magkakaroon kami ng memorandum of agreement with the Marina, sir. Thank you. Madam Chair, I
I'm just interested in the earlier statement of Police Director Magalong about the motor engines transported or used for the bangkas are no longer within your jurisdiction. Is that how I get it? I stepped out, but it came to my attention that that was your statement. Your Honor, can I ask Arnold Gunakaw? He came up with that presentation, Your Honor. Siya po yung nagsabi po. Please, go ahead. Yes, Your Honor. For as long as it within the maritime waters, it is no longer within the jurisdiction of the Highway Patrol Group or the PNP, sir. Because basically, when these boat owners register their boats or vessels, it will only pass through the marina, and there will be no clearances coming from the PNP. And that's the reason why we recommend that the clearance, that these motor bank owners should get clearance from the PNP, because we came to find out that most of the the engines of these boats being used are carnaps, suspected to be carnaps. Bakit po hindi na jurisdiction yun? Nakaw yun eh. Nakaw is nakaw. PNP. You're saying the Highway Patrol Group and the PNP, no? And PNP. So, nakaw yun eh. Kahit saan inilagay eh. I think you still have the power. If you don't think so, why? What law prevents you so that we can look into that particular law that prevents you from pursuing it and saying that it is not within your jurisdiction anymore? Kasi pag ganun, kanino natin iasa? Sa marina. Malakas ba ang police powers ng marina? Meron ba silang capability? So please, inform us. Yes, sir. Initially, sir, what we are going to do now is to have a memorandum of agreement with the marina who have jurisdiction over it so that we can conduct an operation within the marina area, sir. Because right now, sir, it is solely within the jurisdiction of the marina. Ano ang law covering that or policy covering that na wala kayong jurisdiction at marina lang? Yung registration ng mga motor bangkas, sir, before registering the motor bangkas, they should pass through the marina. And para ma-check lang namin, sir, ma-counter-check namin kung carnap yung mga engines na ginagamit nila, it should pass through the PNP clearance. Pero hindi na sila dumadaan, sir. So, wala na kaming jurisdiction dun sa aspeto ng mga engines ng motor bangkas, sir. Pero di jurisdiction kayong hulihin kung alam ninyo na nakaw. Yes, sir. Alright. Yun ang misinterpretation dun sa statement nyo kanina. Para bang ang dating sa amin, at ang dating sa akin, ayawan ko sa iba, pero tumatango si Atoy tsaka si Martin eh. So siguro nag-agree sila sa akin na ang dating sa amin, hindi nyo na pwedeng hulihin pag nasa marina na or nasa dagat na. Ganun ang dating sa amin. Hindi naman. Basta alam nyong nakaw, pwede nyong hulihin. Di ba? Yes, sir. We can apply for his warrant to that, sir. Okay. Ang gusto nyo ngayon is magkaroon ng memorandum of agreement para nagko-coordinate sa inyo or kumukuha ng clearance sa inyo ang marina. Ganun po ba? Yung mga may-ari ng motor bangka, sir, ang kukuha ng clearance para yung mga bangka nila, yung engine ng bangka nila na i-register, hindi nakaw, sir. Okay. How do we do that? We require the motor bangka owners. No, I mean, to force them to do that. How do we do it? Do you need the law or you can do it on your own through the PNP Marina Memorandum of Agreement? Initially, sir, we can have a Memorandum of Agreement with the Marina. And then, if later on we will be able to find out that there are defects regarding the implementation of the MOA, and that's the time that we can recommend for the passing of the law. That. All right, that's good enough. Thank you, Madam Chair. Thank you, sir. Sir, I was just thinking about this. Of course, it would be very difficult also for a regular fisherman to have to go through another process of registration for their motor boats. Now, the first thing in mind, I think, is that you should have a memorandum of agreement, as I suggested earlier. Number two, perhaps even if it's not registered to you, but you receive a tip that it's there, you can apply for a warrant to be able to go to the boat to get it. Because even if
there's, let's say, a party na yacht and you know there's a illegal drug activity there, you can very well go there with a warrant. So I think we should really study this closely, because one thing I would like to avoid is to have another step, another process in government that requires another office to register for. Kasi kung magsasaka ka, ay kung mangingisda ka, nagbayad ka na kunyari sa marina, magbabayad ka pa sa PNP, kawawa naman, 'di ba? Lalo-lalo na kung yung mga opisina natin ang lalayo pa at pupunta pa sila sa mga opisina ninyo para gawin yan. So tignan natin, ano yung pinakamadali? Tama po kayo. Subukan ninyo yung MOA. Pag hindi, kung ano yung mga kakulangan, balikan niyo po kami para maayos natin agad po yon. Pero siguro, baka hindi masama dito kaagad sa ating batas ngayon, na baka pwedeng magkaroon ng separate when it comes to yun nga, involvement of boats, maritime vehicles, and also transportation and land vehicles. Okay, thank you, sir. Rep. Atienza, would you like anything to add since you were the main proponent of this in Congress? Thank you, Madam Chair. No, I just came to follow up and to participate in whatever manner we can to push for the enactment of this law, which we are proposing together with the Senate, to make our anti-carnapping law more effective in implementation. One of the main amendment here would be the denial of bail for any suspect whose preponderance of evidences point to his guilt. He can be detained without bail. Dahil kung hindi po natin talagang pagtitibayan yung batas, maaaring pinaglalaro-laruan lang tayo. They commit one crime here, they'll commit another crime on the other side of the country. And meanwhile, the police will always say, we are not, we are helpless with the situation. So the intention, Madam Chair, of this proposed law is to give our law enforcement side more force to be able to wield, to neutralize the criminal elements in our society engaged in carnapping. Well, thank you, sir, for your efforts actually in getting this passed in Congress, and for your inputs. Certainly, it's very timely, and as you can see with the reception, they welcome these changes now in the very outdated law on anti-carnapping. I would like to ask the LTO, with regards to registration, the registration of secondhand cars, and also how are you able to prevent that the possible registration of a carnap vehicle? Just to be sure, are there any safety procedures that you have already implemented? And have you actually caught anyone who tried to register a stolen vehicle? I am the director, ma'am, of the law enforcement section. Law enforcement section, ma'am, in the LTO, in the head office. None that I encountered regarding the carnap vehicles that was reported to my office, except for airing drivers and Coloro buses, which I am now implementing in my office. As to regards to the registration, there are other departments in the LTO who are in charge of that, ma'am. So hindi po kayo yon? I am representing Asek Tan, ma'am, the head of the LTO, who is now in Region 5. Okay. Yeah. Sir, perhaps we need the representative from that office to submit to us the questions I just asked you, the number of those that attempted to register a stolen vehicle, how are you able to intercept that? And also, if you were already able to intercept stolen vehicles that were attempted to be registered. Yes, ma'am. Kasi yun po talaga yung trabaho, di ba? May sinasabi, ano ba yun? Kambal registration. Tapos yun nga po, ang dami niyong kailangan gawin sa LTO, hindi lang pwedeng PNP yung gumagawa niya, dahil baliwala naman yung mga sasakyan na yan,
hindi mahihirapan sila magbenta uli kung wala namang papeles. So kailangan po namin yung ano ninyo, statistics. We will follow up. We'll submit to note, Attorney Cordero, ma'am. Thank you, sir. Who will we address? Who shall we? ASEC Aljuntan, the head of the Land Transportation Office, ma'am. Okay, thank you, sir. Perhaps we will now go to the VACC, Motorcycle Philippine Federation muna po, kay Mr. Santa Cruz. Kasi po yung pinakamaraming nakukuha yung sa motorsiklo nga po. Well, okay. For information po ng PNP, tama ho yun yung maraming ngayong gumagamit. Ninanakaw yung mga motorsiklo namin, ginagamit sa motorized bangka. No? Isang suggestion namin dito, siguro doon sa mga port natin, yung mga sa port, kung po pwede, pagka may dala silang mga motor, check nila yung kwan, kasi natatransport to eh, yung motor na dadala ng Mindanao na isasakay sa Roro, na isasakay sa barko, na hindi chine-check yung mga dala nilang... Paano po ito check? So bubuksan? Pagka meron kayong dalang motor, kailangan dala nyo ang resibo na kayo may may-ari ng motor na yon or kung saan nyo binili. Anong klaseng resibo po sa tindahan? Let's say you buy it from a tindahan or you get it from Banawe or anywhere else or hindi, a brand new motor, nag-change kayo ng engine, bumili kayo sa Manila, kailangan dala nyo yung resibo. So, ang resibo na yan ay hindi galing sa government, galing lang yan sa mga tindahan retailers. Sa retailers. At saka kung ito, pinarepair nyo lang sa Manila, kailangan merong mga certification na ito ni-repair lang. Kasi other than yun hong ginagamit sa bangka, isa pang nakikita namin dyan, yung mga illegal race, yung mga nagkakarera ho sa kalye. Kasi yung mga karerista na yan, minomodify nila yung mga makina. Kesa bumili sila ng brand new na engine, kinukuha nila, pumapatol sila dito sa mga carnap. Binibili nila lang yan. No? Mas mura. Then, pagka sumabog yung makina during the illegal race, tinatapo nila. Even in a legitimate race, like what happened in Marikina, no, we asked some anti-carnapping group, ni raid ho yung Repsol Quad sa Marikina, then three of the yung kasali, yung makina nila, nakita na carnap. No? So, yun ang nire-request namin, additional information sa PNP. Yung mga illegal drug race na yan, sana hulihin nila, tapos checkin yung mga makinang ginagamit. You know, then, third yan, kanya humala, marami rin yung mga nakawan dito sa mga tabimbaybayang dagat. Yun nga ho, yung mga motorized bangka, mabilis yung makina, matipid pa sa gasolina. Kanya ginagamit nila ngayon yan. Pero yan, mostly, ang information na nagagather ng grupo namin, dinadala yan dito sa Cavite. That's why we invited Mr. Solomon, Kid Solomon. No, nandyan sila eh. Ang karamihan gumagamit ito mga bibilis na mga motorized bangka, yung mga nagda-dynamite fishing. Yan ho, up to now, kasi mabibilis pag yan ang ginamit nila. Kayo po yung may federasyon. Ngayon, nakita yes. naman natin, may kakulangan din tayo sa PNP, no? Meron na ba kayong pagkakataon kung saan ipinaalam ninyo sa PNP na ito yung mga mukhang suspect itong mga to at kayo ba ipinaalam? Marami na rin ho kami tulong. One is in what happened in Bulacan. One of our group given information sa CIDG. Luckily, ang gumagamit ng mga carnap bike, yung mga carnap motorcycle, tsaka yung nagbebenta, pulis din ho. Yeah. You know, it was televised sa Bulacan, no? Kulong ba siya o nakawala pa rin? Nakawala din ho yata. Yun. Hindi na ho namin na-follow up. Pero isang suggestion lang ho sana natin kasi we are more concentrating on this carnapper na i-penalize natin, lakihan ng penalty. Bakit hindi ho natin subukan ngayon na yung sa anti-fencing law natin, yun ang dapat natin na dako na lakihan din natin, ikulong din natin itong bumibili ng nakaw. Kasi yan, pagka nawala yung mga buyer na yan, yung mga carnapper na yan, bababa rin ho eh. Kasi nandyan ho yung mga nagbebenta ng chop-chop. Like yung sinabi ho ni Senator Lapid do sa Pampanga, not only in Pampanga, even in Bulacan, marami hong nag-chop-chop na mga motorcycle na spare parts,
malakas ang loob nilang bumili. Pagka sila nahuli na ituro, anti-fencing law, tingnan ninyo, reviewin ninyo, hindi sila nakukulong, mababa pa ang piyansa. So kung wala ho ito mga buyer na to, even individual, no, like on our members, malakas ang loob nilang bumili ng mga car, yung mga nakaw na yan eh. Kasi malaki ang kamurano. Tama po kayo. Dapat talaga ma-review yan. Kaya lang, bigyan din natin ng safeguard yung mga ibang, siguro wala lang talagang alam, hindi alam na nakaw pala yon, di ba? Paano, ano yung mga minimum standards na kailangan naman may common sense ang isang tao? Halimbawa na lang, kung isa-isa lang naman yung binibili at hindi yung wholesaler, halimbawa, di ba, yung alam mo nang marami nang nabibiling ganon, isa yon siguro. Tapos siguro yung VIN number, kung mukha namang hindi kung walang papeles, basta kailangan mag-suggest din po kayo kung ano yung magandang pruweba ng PNP para sa to be able to identify if a car is indeed a stolen vehicle or if it's a legitimate resale car. So, sir. Madam Chair, may we ask Congressman Mayor Lito Atienza, if there is a provision in 4544 that pertains to the issue of fencing a carnap vehicle. Pakiulit nga po, Mr. Senator. Meron po ba doon sa 4544 na nakaka-address dito sa issue ng fencing? Opo, dahil lahat po yung mga kasangkot bumili at tumulong at pati yung mga empleyado ng gobyerno, dahil kasama rin po sa problema yun eh. Dahil hindi naman magpo-flourish ang carnapping kundi rin may contact din sa registration, sa LTO, sa kapulisan, lahat po sila ay patawa natin ng mas maigpit na parusa. Something like not merely filing of cases but perpetual disqualification from public office. Pag napatunayan po na ang contact doon sa loob eh, talagang sila nagre-rehistro, eh dapat hindi na po makapagpatuloy yun. Aside from the denial of bail, eh hindi na makapag-uulit yun sa gobyerno. Kaya lahat pong mga naririnig ko kanina, eh katutuwa po sapagkat yun nga po ang nais nating harapin. Paano natin mabibigyan ng masigit na kaparusahan ang lahat ng mga kasangkot sa anumang pagnanakaw at pagbebenta ng motor. Perhaps the committee can look into this closely, Madam Chair, because yan ang number one problem eh. May pumapatol eh. May bumibili eh. Kaya nagpo-flourish yung ano eh. Di ba? Let's make it difficult to own one or to have one in your possession. Oh, pagka ganun, medyo may prevention aspect eh. Isa pa nga ho, no, for additional information, kaya na rin ho tumataas yung nakawan sa motorsiglo. Meron ho kasi kaming mga members din. I mean, admitted. May mga member din kami nakukuha ng hulugan ng motorsiglo. Pagka hindi na makahulog, ipapail lang ng carnap eh. Isa rin ho yan sa increase kung bakit maraming nakakarnap na motor na ipapail na carnap. Yung hindi na makabayad doon sa dami na nagbibigay ng pahulugan ng motor. Mr. Evangelista, no? Sa inyo pong karanasan, kasama na rin ang mga gusto pa ninyong idagdag. Ano po yung mga ginagawa sa PNP na sa tingin ninyo pwede pa nilang mas palakasin kung may kakulangan man? Sapagkat biktima po kayo eh. Napakasakit po nun sa anak ninyo. Nahuli na po ba? Good afternoon, though. Let me introduce myself. Yes. I'm the private complainant against the number one notorious carnapping group in our country. That is the Dominguez Carnapping Group. According to the PNP, way back 2011, and according to President Aquino during his third SONA, na he specifically mentioned the early prosecution of Juan Raymond Dominguez, the violation of carnapping. So, 2011, my son was forcibly taken, kidnapped, and later killed the following day.
and his body was found in Cabanatuan. Day before that, it was the son of Oliver Lozano together with Juan Eduardo Sencil, the driver, who was also killed, forcibly taken, no? Yung isang vehicle nila. So, it was a continuous rage of carnapping during that month. So, let's go back doon sa press conference ng PNP presided by DILG Secretary Robredo and then Chief PNP Raul Bacalso, wherein meron silang blue book na sinasabi nila yung involvement ng mga men in uniform, in particular yung mga PNP officers assigned sa different units, specifically Highway Patrol. Also, they mentioned do sa press conference the involvement of 14 officers of LTO during that time and also some people from the big insurance companies in connivance with LTO personnels. With going back to the men in uniform, specifically the PNP, no? Minention po nila doon in the rank of PD, provincial directors involved talaga. So ito yung Dominguez Carnapping Group, they are well organized, well equipped, financially equipped. They have good lawyers, they have killers, they have public servants in Doña Remedios Trinidad, Mexico, Porac. Ang playground po nila talaga, it's in Region 3, no? And also, I have to mention the OJ too, because I cannot imagine how come this Dominguez Carnapping Group has about 40 cases, no? Like 12 cases in Pampanga, 28 cases in Bulacan, in particular, no? Now DOJ, how come? Similar cases of carnapping, no? We should, so I would suggest all the attached agencies, implementing agencies, should know their strength. Ano bang kalakasan nitong mga organized groups na to, no? So siguro yung connivance ng mga ibang personals from LTO, insurance companies, and also, sad to say, yung mga members sa prosecution and RTC. Ang kaso po ng anak ko is going 4 years now, in spite of the high profile. Yung isa pong yung witness, Alfred Minjola was admitted sa witness protection program. He was killed last May 2012, in spite of him being inside. Tatlo, kasama niya yung alleged boyfriend niya, yung driver. Just like that, yung katawan nila na nakuha. Talagang well-organized sila. Tapos yung doon sa anti-man. Where are they now? The Dominguez brothers. Yung may direct participation sa anak ko is numbering to 7. No? They are all accounted, committed sa different jails. One is in Malolos, Bulacan. The other one is in New Bilibid Prison, Raymond Dominguez. The other one is in Bicutan. Yung dalawa na sa Kabuling jails, no? Dito po natin makikita yung organized sila, well-organized. Ang ginagamit nilang lawyer sa akin is numbering to 3 to 4. Talaga na dyan yung delaying tactics, lahat. Would you imagine member ng to, judge to, ng QC, stricken off the record lahat ng testimony ni Alfred Minjola? Bakit daw? Kasi hindi raw nabigyan ng enough time sa direct examination, saka cross-examination, which is very wrong. During the petition for bail ni witness, ni Alfred Minjola sa RTC, the judge i-discharge siya as one of the accused because yung judge that time is naniniwala sa 40 plus pages under oath sworn statement. That's why he was admitted sa witness protection program. So ang iniisip namin, ang plan is kill the witness, then reach out sa judge so the judge will make a resolution order stricken off the record. So, hihina yung kaso ko. Now, it's in CA. 4 years.
nasa trial proper. Inapil ninyo sa CA yung action nung judge. So okay. It's a battle now at nadun kabi. So talagang nakakalungkot, no? Sino po itong judge na to sa Quezon City? Again. What is the name of the judge? Judge Maynigo. It's Judge Maynigo, no? Ano po ang first name? Later po, pwede kong nakalimutan ko lang. It's Judge Maynigo na I was able to have direct kay Judge kay Secretary De Lima. Sabi nga niya, all bright minds, legal minds is saying that's wrong. Hindi pwedeng i-stricken off the record 'yon kasi part of the record 'yon doon sa So, these are well-organized syndicates. They have killers. They can pay off government public servants, officials from LTO. Sayang nga lang po, we lost that golden opportunity na matay po si dapat isi-senate ngayon, yun eh. But then yung alam ko yung blue book ngayon is containing may mga general doon, may generals doon, may tatama. Who's in possession of that blue book? It's with Secretary Robredo. At the tri-media can go back to that press conference. It was held 2011. So, ako, meron... And he has it sinabi na nandoon, hawak nila. They have. As a matter of fact, they're so telling like 14... So, it's with the DILG. 14 members ng LTO in connivance with... Kasi po, ang isang mabigat na operation nila, like yung nung time na yun. Before you continue, Madam Chair, I move that we issue a subpoena duces tecum for that blue book. Please. We ask the Senate President. Oo. I cannot mention yung general pa. It was 2011. The so-called blue book identified by Mr. Evangelista that was claimed to be in the possession of Secretary Robredo. It was in the news at that time. For that press conference way back 2011. Yes, Madam Chair. It was presided by General Bacalso that time. Na sinasabi nila, on the news, narinig ko po sa news, they have the blue book. That's why lahat ng blue book na doon, yung waiting blue book, nasa Senado, sa kaya nalungkot din kami doon. Kasi hindi nga lumabas yung because may tatamaan ng mga general doon na... na doon, binabanggit naman nila rin, PD, at the level of PD, LTO, insurance companies. So, ito yung mga, ito yung strength ng mga carnapping groups, no? Ito yung strength nila na they can easily, connive with, they know yung, kung paano, paanuhin yung, So, nagtataka nga kami doon, ito yung mga recidivist to, no? Like 40 cases plus. Sana buhay pa nga yung anak ko kung no bail nga ang Anti-Carnapping Act of 1972. Saka tingin ko, it's about time, no? It's 1972, so that's about 40 plus years. Ngayon kasi, ang manner ngayon, ang mga bagong sasakyan, because of the technology, the BMWs and everything, practically yung mga new ones, hindi mo talaga siya pwedeng kunin, stolen while parked or left unattended. You have to forcibly take it, no, by the use of a gun or So, yun ang inaano ko. Then I would suggest siguro pag yung mga personnels, no, ng yung mga men in uniform, members ng armed forces, ng PNP, LTO, lahat, no, siguro yung penalty should be stiffer or automatic. No bail. Kasi nakikita nila yung flaws, no, sa anti-carnapping law. Yung flaws, na many flaws na pinaglalaruan lang nila . Talagang in fairness naman sa PNP, huli sila ng huli. Kinokontrol niyo, neutralize niyo yung mga groups. Pero pinaglalaruan kayo na nakakapag-bail kasi sila because of the weakness nung batas na 'to. That's why you're right, Mr. Evangelista. That's one of the provisions that we have here, the no bail part. Because as you said, they repeat offenders and it could prevent and perhaps the life of your son and many others would have been spared had it not been an outdated law that we have. I take note of the suggestion of Senator Tito Soto to send a subpoena for the blue book of the DILG. Duly noted, the Secretariat, please take note, please.
I would like to ask now, Mr. Dino, palagi kayong tumutulong sa amin mga hearing. Salamat po. At alam ko na gusto mo rin naman tumulong dito sa ating mga kapulisan. Sila po yung partners talaga dapat natin dito. Ang isa sa mga sinusulong mo palagi ay ang malakas na involvement ng barangay. At yan din po ang sinabi nila sa kanilang PowerPoint presentation, cooperation within the barangay level. So, una po, bago po yung mga ibang suggestion ninyo, kasi constructive hearing dapat ito, no? Sa tingin nyo ba, nagagawa talaga ng PNP na mag-reach out na sa mga barangay? O may mga kulang pa na dapat nating gawin? Madam Chair, thank you po sa opportunity. Sa ngayon po kasi, iba na ho yung sistema na nangyayari, no? Andyan po ang ating DILG Secretary na sana siya yung ama ng barangay at local government. Sabi ko nga po sa mga hearing natin, isang utos niya lang sa mga barangay captain. Kasi po, kaming mga kapitan, alam ho namin lahat ng sulok ng aming barangay. At alam namin, pagka dun sa loob ng barangay namin, kung merong tinatawag na katayan. Ito po yung mga kinakarnap at dinadala sa isang lugar kung saan ang dami na pong na-identify na lugar sa tulong ng barangay. Kailangan lang po ito ay talagang utusan ang ating barangay government ng ating pamahalaan. Mula nung nag-usap po tayo, nakausap niyo na po ba yung DILG? Ilang beses po ninyo sinabi, pinakinggan na po ba kayo? Hindi po eh. Bali sa ngayon po, tumutulong na lang po ako sa ating kapulisan, no? Kamukha ho ngayon, isa ako sa national advisor ng CIDG at doon po talagang naging effective yun hong aking mga suggestion dahil magmula po nung lahat halos ng suggestion ko ay ginawa po ng CIDG na kung saan lahat ng regional offices ay talagang nakipag-coordinate po yung mga regional officers ng CIDG sa barangay back to basic at napakarami pong nakuwang impormasyon dun sa proliferation ng barrel, dito sa paglaganap ng mga carnap vehicles. Kasi talaga ho, sa barangay lang ho nyo makukuha yan. Ako sa barangay ko, na-identify namin kung sino yung mga may talyer na matataas ang bakod. Tandaan nyo, oras to tumaas ang bakod yan. May ginagawa ng kababalaghan yan. At pagka dyan ay may pinapasok na sasakyan, bumilang kayo ng ilang araw at hindi na lumabas, kinatay na yon. Alam na alam po kayang-kayang gawin ng ating barangay government. Lalong-lalo na kanina nga nabanggit ng ating kapulisan na they will tap itong ating kabarangayan. Sami naman ho sa BACC, tumutulong naman ho kami sa mga victim. Nagpapasalamat ho kami dahil meron kaming isang kaso ngayon, Kiterisita Tiano. Isa po sa pumatay doon po sa anak ni yung kasama ko sa BACC na si Boy Evangelista, si Rolando Galvan. Siya po yung pumatay doon sa Kiterisita Tiano. At ito ho ay nahatulan siya ng habang buhay. Biro nyo kung ito po ay nakulong na, hindi na ho nakagawa ito ng pagpatay. At buti na lamang, in 4 years time, napakulong na po natin ito. And hopefully, ito hong mga recidivism, yung paulit-ulit na. Kaya fully supported po kami dun sa inyong ginawa. At nire-request pa namin na talagang taasan ang parusa dito. At saka palagay ko, kailangan makipag-coordinate tayo sa Supreme Court. Dahil alam nyo, argabyado ang mga may-ari ng kotse ngayon. Kinarnap ang kotse mo. Alam mo kung sinong kumarnap. Para madimanda mo yung tao na yon, kailangan mo ng filing fee. Hanggat wala kang pambayad ng filing fee, hindi mo madidimanda kung sino man yung kumarnap ng sasakyan. Palagay ko naman, pagka naman ganun tong sitwasyon, i-wave na lang yung pagbabayad na ikaw ay pinagnakawan na tapos hindi ka pa makapag-complain. Tapos dun po sa may mga lumapit din po sa amin, siguro isang suggestion ko din, kung itong mga makina na to ay ginagamit sa pangingisda, pwede, baka naman ho pwedeng gumawa na lang ng policy ang gobyerno
na isulat yung engine number dun sa bangka. At pagka tinignan ng pulis at hindi nagmatch, eh ipakulong na yon. At saka ho sa nangyayari, pag hindi po nagmatch yung ano niya, at saka ngayon ho, yung nangyayari sa mga ano checkpoint, ang dami pong nahuhuli ngayon na walang rehistro. Anong ginagawa ng ating kapulisan? Dadalin, kukumpiskahin yung motor, dadalin sa headquarters, papauwiin na yung may dala na walang dalang rehistro man lang. Ba, eh teka muna, hindi ba pagka nagmumotor ka at wala kang dalang rehistro at wala kang maipakita, ibig sabihin magnanakaw ka ng motor? Ibig sabihin, kung sa'yo talaga yun, punta, tumawag ka sa bahay mo, padala yung ano, padala yung rehistro ng motor dun sa presinto. Eh ang nangyayari, papauwi nila yung ano, yung nahuli nila, pag hindi na bumalik, dun na sa pulis yung motor, gagamitin niya ng paikot-ikot, hindi na kasi babalikan yung kasi eh, yung carnapper yun. So, ito po yung mga suwestyo namin na sana, pag nakahuli kayo at walang dalang rehistro, i-detain nyo to the point na ilabas niya kung anong resibo o ano, hindi ho eh. Eh, alis lang na wala man lamang kasong ano eh. Director Magalong, sa tingin po ba ninyo may mga motorsiklo dun sa mga presinto na hindi natin alam kung sino may-ari dahil hindi na binabalikan? Meron po mga insidente pong ganyan. So ano pong gagawin niyo po doon? Usually po, ina-announce po namin yan through publications. Tapos so, we are coordinating with LTO po para malaman po talaga namin, pinapa-subject po namin sa macro-etching ng crime lab para ma-restore po yung mga original na numbers po niya. Pwede po bang makahingi rin ng listahan ng mga na-publish na ninyo na mga... Sige po, ma'am. Motor. Kung meron lang naman, alam mo, ito yung gray area kasi sa sistema. Wala pa naman tayong sinisisi dito kasi nga naman, iniwan, di ba? Pero tama kayo, dapat i-detain muna habang... Madam Chair, what will it take to do that, Director, Police Director Magalong? Benji? Yung suggestion na yun, maganda suggestion yun eh. Bakit mapakakawalan yung may dala ng motor na walang rehistro? Eh, baka carnap yun. Papabayaan na. Ano? What will it take for you to be able to disseminate the information to the other PNP officers or the apprehending officers na huwag niyong bibitawan yung tao? Sir, kaya policy lang yan ng, ano, ng, pwede ba yan ng memo ng Director General? Your Honor, meron po kaming tinatawag po na flash alarm. Na immediately po pag meron po mga ganyang insidente, talaga pong dinidispatch po kagad yung message po through the National Operations Center. From the Regional Operations Center, pinadalo kagad sa National Operations Center, flash alarm po kagad yan. No, what we mean is a simple check. Ano, a simple check. May mga nag-checkpoint naman tayo madalas dyan sa yes, mga, sir, di ba, lalo na sa mga motor. Opo. Simple check. Hininga ng rehistro. Walang rehistro. Wala ang gagawin, opo, dadalit sa presinto yung rehistro. Yes, yung Honor. Rehistro, yung motorsiklo. Yes, Your Honor. Kasama yung may-ari. Opo, opo. Dapat huwag papakawalan yung may-ari. Pero yung meron may dala, po tayo. Yes, dapat huwag papaalisin hanggat hindi niya pinuprove na may rehistro ito or wala. In most cases, suggest nila. Opo. In most cases, ganun naman po talaga ang ginagawa po natin. Nire-require po natin yung... Eh, hindi yun ang sinasabi nila eh. Your Honor, meron naman po kasi tayong tinatawag na yung period po, na reclamatory period na kailangan po natin i-observe. Otherwise po, macha-charge po tayo ng arbitrary detention. Yes, but during, yes, Your Honor. Within say what? 6 hours? Yes, Your Honor. Oh, within 6 hours, hindi niya kayang padala yung rehistro? Hindi niya kayang i-prove na may rehistro yung motorsiklo ang dala niya. Mapipilitan po tayo. You can detain him. Opo, and charge him with the... Kailangan file na po natin yung kaso. Opo, Your Honor. Oh, ganun. Sana ma-disseminate natin na ganyan. Yes, Your Honor. Yeah? Kasi po, pagka ganun na nangyari at nalaman ng buong Metro Manila o buong Pilipinas na gantong ginagawa ng ating kapulisan, tignan nyo kung meron pang magmotor na walang dalang rehistro. Eh, makukulong sila eh. Kadamihan ho kasi niyan, pagka nagkondakang presinto, yung motor hanggang presinto na lang, hindi na nakakadating ng HQ, ng Karingal, kung dito sa Quezon City, at saka yung proper documentation. Kaya nga po ito, isang malaking deterrent na mangyayari ito, kamukha nito, andi dito ang ating mga motorcycle, siguro tanungin natin kung anong feeling nila, kung
kung talagang ito ay magiging effective. Lalong-lalo na ngayon ho, eh, nakaw dito, nakaw doon ang nangyayari sa ano at ginagamit pa sa krimen. Okay, siguro ba? Pwede natin, bago tayo, bago ko hilingin ang punto din ni Mr. Solomon, ano, gusto ko lang ipaalala sa inyo na ang susunod natin tatalakayan ay ang towing. Ha? Dahil gusto ko malaman sino may listahan dyan at gusto ko rin hingin ang pananaw ng Top Gear at yung mga ibang car association. So dito po sa ating batas, kung sakasakali, kailangan meron bang specific provision, Director Magalong, na nagsasabi na kung wala kang mapakitang rehistro, yan ay considered na carnapping na dapat ma-detain ka? Dapat ba merong specific, dapat mapatunayan mo na? Well, not necessarily, Madam Chair. Perhaps there is a possibility na carnap yung vehicle at ikaw ay carnapper. So in the meantime, there is a possibility, pero hindi po pwedeng ano. Siguro pwedeng either ma-detain, ma-determine ang iyong information at saka to post bail. Ay, hindi na kailangan ng bail kung iiwanan din naman doon yung ano eh. Pero kailangan po natin siguro tignan to, Director Magalong. Tignan niyo po yung aming proposal ulit, yung batas. Tignan niyo kung paano ninyo talaga ma-implement na pag may walang rehistro, pwede ninyo ma-detain hanggang sa maka-file kayo ng iba pang complaint para mapilitan siyang idepensa ang sarili niya kung talagang hindi na niya makita ang kanyang registration. O siguro po si Congressman Atienza would also be able to suggest to us paano natin ma-re-refine itong batas. Just a rejoinder, ma'am. Ang violations lang po, pag hindi po kayo nagdala ng ORCR o kaya lisensya, ang violation nyo lang po niyan is a traffic law. Unless po, na flash alarm po yung dala-dala nyo sa sasakyan na it's a carnap vehicle. Ganun po yun. So may dadaanan pa yung process po yun para ma-determine nyo talaga. Kung hindi naka-flash alarm, pero nakarnap pala. Pag nakarnap po, meron po kayong ebidensya na talaga nakarnap. Hindi. Ibig sabihin, palagi natin yung motor ni Atoy. Yes, sir. Nanakaw dyan sa baba. Ano? Ngayon. So, hindi naka-flash alarm yan. May gumagamit ngayon. Yes, sir. Pwede na po may natin. May gumagamit. Hinuli. Opo. Chinek. Hiningan na siya ng rehistro. Walang maipakita. Uh-huh. Wala naman sa, hindi naman naka-flash alarm yung motorsiklo. Opo. After 6 hours, pakakawalan nyo. Sir, I think ang number of hours po niyan is 12-18. So, in most cases, sir, gagawa po namin ng in most cases, sir, papailan na kagad, sir, namin within that period. I agree with you. Correct. Kaso hindi si Benji Magalong ang nanguhuli rin sa babae. Di ba? Yung mentality ng iba na sinasabi nila nangyayari, after a while, nando doon, sige na. Okay na, lakad na. Iiwan yung motor mo. Sige, bumalik ka na lang. Dali mo yung ORCR. Ganun na sasabihin. At natutuwa pa yung nagpaalis dahil pag hindi niya binalikan ba, gamit na namin to. Yun ang problema. So, tignan lang po natin kung paano itong masusolusyonan. Yes, Your Honor. Definitely. Madam Chair? Yes, bago po si Mr. Solomon, Rep. Atienza po. Ako po hihingi na ng excuse at hahabol ako sa session. Anyway, but I just got a call, the principal author of the 4544, Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo, who is now temporarily unable to attend this hearing or this meeting, at her gratitude for and appreciation for your having included her measure, primarily her measure, in our concerted efforts to improve the laws covering carnapping in the carnapping in the country. Maraming salamat po, sabi niya. Duly noted naman po, maski naman po sa ang partido, basta po ito ay nakakabuti sa bayan, ito po ay ating papalitan. Maraming salamat din po. Salamat po. Mr. Solomon, meron po kayo may dadagdag? Gandang hapon po, Mr. Chairman, tsaka Mr. Tito Soto. Kasi po, sa amin po sa Cavite, medyo laganap na rin po yung mga carnapping na yan. At saka yung riding in tandem po.
Gusto nyo nga lang po, ay ang kailangan po namin dyan, magkaroon po kami ng kaugnayan sa police visibility po. Kasi ang kailangan po namin, yung action na mas mabilis po. Kasi isa po, pagka meron nakakarna po sa amin, nangahabol kami ng motor. Kami po bilang presidente po ng federasyon ng Cavite, kasi nahirapan po kami humabol eh. Isa po, wala po kaming katulad niyan. Ang hinihiling po namin sa Cavite, matagal na po yan, magkaroon po lahat po ng presidente sa Cavite po para makatulong po kami sa mga pulis. Kasi po, pag kami nanakawan po, halimbawa, hindi po kami makatawag kagad. Kung cellphone lang ang gagamitin namin, yung mga riding tandem, nakatakbo na po. Hindi na namin kayang habulin. Hindi katulad po sa Taiwan. Sa Taiwan po, was pang may radyo ka, pagtawa mo, right away, nasa tabi mo na agad. Yung pong hinihiling po namin na magkaroon po kami ng radyo po, mga presidente po ng federasyon, kung hindi ninyo itatanong po, kulang-kulang tatlong po ang presidente sa Cavite. Halos lahat ng bayan po meron. Kasi po, kung meron kami may issue man kami radyo, pagtawag po namin sa kapulisan, nandito na po kaagad. Kasi yun ang nagiging problema po namin. Kasi po kami, handa naman po kami tumulong sa mga kapulisan. Ang nagiging problema po, iyon ang pinakalagana po sa amin. Katulad po, may dadag ko po yung sinabi ni Senator Lito Lapid, yung kambal. Kasi ang kambal po sa amin sa Cavite, dalawa po yan. Pag nai-register nyo po yung isa, lusot na po yung isa. Unahan po sila. Yun lang po. Maraming salamat po. Thank you very much. Maraming salamat po. Ito'y bumabalik po tayo sa punto na talagang kailangan yung local government hanggang barangay level dahil kasama yung mga organisasyon nyo ay meron talagang komunikasyon. Sulatan na natin ang liham siguro, ang DILG dito. Governor ng Cavite, pero sa buong Pilipinas na rin po. Pero si Mr. Santa Cruz, maikli lang po, kasi hingan po natin yung mga car associations, tapos pupunta po tayo sa towing. Go ahead, sir. Yun lang po. Siguro, kamukha sa association nga namin with the affiliation ng Cavite. Ang matagal na po namin hinihiling talaga na ma-activate yung 117 sa buong Pilipinas. Napaka-importante po niyan, kasi miskin na po kami, gusto namin tumulong. From carnapping, lahat ng krimen, wala ho kaming matawagan. So, yun ang hinihiling namin. Kami, miskin na ho dito ngayon, sa atin sa Senado, yun lang hong number ng pulis na pinakamalapit na presinto rito, walang nakakaalam sa atin eh. Di ba po, Mr. Dino, kaka-swear in lang po namin, 16th Congress. Kami ni Senator Soto, yung emergency hotline, 911 system, yung 117 na binigay pa ni Senator Soto. Kausap natin si Secretary Mar, di ba? So, wala pa rin eh. Director Magalo, meron po kayong alam? Ano bang nangyayari sa 117 ninyo? Mama, we are now embarking on a different platform po para talagang nagkakaroon talaga kami ng problema po niyan. And we're now raising funds together with the Department of Interior Local Government. Sa ngayon po, wala pa ako kung konkretong maibanggit po sa inyo kung ano talagang... Actually, hindi nyo talaga kasalanan ito eh, sapagkat hindi naman kayo yung kausap namin ng umpisa. Ito ngayon, this is the irony of it all. We are the call center capital of the world. And we can't even have a working emergency line. Kailangan pa tayo mag-source ng fund from private donors just to be able to have our call center. It's pathetic. So anyway, at least this is calling to mind again the problem with a national emergency line, and perhaps we have to write again the DILG on this matter, unfortunately. Okay, before we go to the towing, kasi tatanungin ko po, kung sino ba talaga ang may listahan ng authorized towing companies sa Pilipinas. Bago po tayo pumunta doon, may idadagdag po ba si Mr. Arsenas? Salamat po sa inyong presensya ngayong araw. I really don't have anything to add to this, but we are supportive of the efforts of the Senate, of Congress to help prevent this illegal carnapping, because we realize that the law that covers this particular crime is already obsolete, and I think especially with the penalties that are so slight that there's no really importance
on that on the penalties. People will just ignore the penalties. So in general, we are very supportive of all the efforts that you're doing here, and we're also very thankful that there's a lot of suggestions on actual methods of prevention, and that I think should be very helpful. Thank you. Well, thank you, sir, for taking the time to be here, for observing. It certainly makes a difference when respected individuals like you also show up in our hearing. Thank you once again. I would like to ask Ms. Marisa Concepcion first, if you have anything to add, and then later on Mr. Vernon Sarne, before we go to the towing issue. Good afternoon, Madam Senator. The Chamber of Automotive Manufacturers would like to express its support for the objective of this body to strengthen measures that will protect the rights and safety of the motoring public and in general. So we will be submitting our comments based on what we've heard this afternoon. But it's always refreshing to see a woman also a part of the automotive industry. So yes, we will be looking forward to your inputs. Thank you, ma'am. How about Mr. Sarne? Am I pronouncing your name right? Any comments, sir? Good afternoon, ma'am. Actually, I just want to comment that all of this problem is the result of one thing only. Wala pong takot yung mga criminal. Wala silang takot. They're just making a mockery of the existing laws. Sabi nila, kahit mahuli ng polis, wala lalabas din eh. Hindi rin, wala rin mangyayari sa kaso. So I think, yun yung kailangan nating tutukan. Kailangan magkaroon sila ng takot. Wait, hindi sila natatakot. Ulit. Kahit mag-meeting tayo pa ulit-ulit dito, hindi sila takot. That's, yun ang bottom line dito. Kailangan lagyan natin sila ng takot. Thank you. Madam Chair, may I ask the PNP one question? Kamusta ang carnapping sa Davao? Napakababa po nung insidente po. At karamihan po, sa isang buwan, talaga hong very negligible po yung... Alright, thank you. Thank you, Madam Chair. Director, aside from Davao, saan pa po maganda ang statistics ng peace and order o kaya ng pagkababa ng carnapping? Cagayan de Oro po. Gusto po natin makita kasi yung pattern ng mga syudad, mga probinsya na oo, kailangan talaga mahigpit. Tama ka. Naghahanap nga din ako sana ng counterpart din sa DILG o kaya sa PNP na talagang maglalabas ng whip na pag, you know, may batas naman tayo, but the enforcement and showing them that we really are serious about it, that's the best prevention and that's the best cure, not just the laws that we're crafting and drafting today. Di ba, kung nakikita ninyo agad, otherwise you can just submit it to us kasi wala kaming kopya ng ano ninyo presentation po. Your Madam Chair, karamihan po rito sa data po namin is regional. We don't have the specific LGU po. Okay. But sa nakikita po namin, ang trend is that kung malakas po yung kwan, very strong ang leadership po ng local chief executive, malaking effect po sa crime. Oh, siguro malaki din ang effect sa police para nadidisiplina lahat. Sige po. So ngayon, dumako na tayo kasi kailangan na tayong umalis in 10 minutes. Mabilis na lang to pero importante ha. May mga towing companies po tayo na authorized. Sino lang po ang may listahan ng authorized towing company? MMDA po ba yan? Hindi lang MMDA. LTO? Sino po ang may listahan yan? PNP? Madam Chair, sa Metro Manila po, it is MMDA. Okay. Pero po sa rural areas, sa labas po na Metro Manila, usually po yung local government unit, meron po sila niya. So only the local government unit outside of Metro Manila has the authority, hindi po yung PNP ang may hawak ng pwedeng mag-tow?
Wala po kaming listahan po. Pero kayo po yung traffic enforcement eh. Pero yung mga ordinances po, yung mga ano, yun po yung local government. So sila lang po ang pwede magbigay ng lisensya o authority sa isang towing company. Ganun po ba? Yes, Madam Chair. So paano natin nalalaman dito sa Manila? Ang alam ko yung may website ba ang MMDA kung saan naka-post MMDA? Yes, good sir. Afternoon po, Madam Chair. Senator Sol. Attorney Saruca. Yes, ma'am. Meron po akong dalang listahan po dito ng accredited towing services of the MMDA for year 2015. We have a total of 31 tow truck companies with a total of 114 tow trucks, Your Honor. Doon ba sa inyong kasunduan sa mga towing companies, meron po ba kayong bylaws on how to properly tow a vehicle? Kasi yung problema, may mga ewan ko kung nakita ninyo sa television, isang luxury car, parang tino ng pabaliktad. Di ba? Parang mapapaano ka na lang. Pero syempre, iniisip mo, kahit na ba mayaman pa yung may-ari ng sasakyan na yan, napakasalaula naman at walang respeto ang gumagawa nun. Meron po ba kayong ganun? Pahingi po ng kopya nun. We will provide you, Your Honor. We have actually a guideline on the accreditation and the procedure in towing vehicles po. And if I may also add, hindi lang po MMDA ang merong accredited towing companies. Ang atin din pong local governments in some cities in Metro Manila, meron din po silang local tow trucks. Okay, this is what I would like. Since, MMDA, iniisip natin ngayon, sino ba talaga ang may jurisdiction dapat sa lahat ng towing companies? Eh? Kasi, ang mangyayari niyan, kung meron yung local government, meron din yung MMDA, mag-a-accredit ng napakarami. Tapos halos lahat na lang ng lugar, magkakaroon ng mga teritoryong ganyan. Kawawa din naman yung ating mga drivers, no? Magkano po ang lisensya para makakuha ng isang rights or franchise ng towing company sa inyo po? For the first vehicle po, tow truck, 5,000 po for a minimum of 2 tow trucks, and then yung succeeding po is 2,000 per truck. So, 5,000 a year? Yes, Your Honor, for the first 2 trucks. Okay, so I would need the minimum requirement that you have for to accredit a towing company. Like, for example, do they have legitimate lots to park the cars if they tow it? Tsaka certified drivers to be able to tow. So yun lang naman po, kasi nakakaawa rin ang marami natin. Madalas po ang mga natutow ng mga sasakyan, yun nga pong mga ordinaryo nating mga mamamayan na walang mga driver rin na tumutulong sa kanila. Kaya kailangan po natin yan. Tapos sa local government, sino ba talaga ang may jurisdiction, local government, independent? So kahit na mag-limit ang MMDA, walang limit ang local government, Attorney Saruca, sa inyo pong nalalaman? I am not aware of the accreditation policy of the local government, Your Honor. Yung clamping? MMDA does not resort to clamping, Your Honor. We resort to actual towing of the vehicle to remove them from the streets, Your Honor. You, aba, PNP po ba? May sarili kayong towing? Wala po. Negative po, Madam Chair. Kayo po, alam ko, Top Gear, marami kayong mga readers na talagang yan ang frustration. Can you share any particular experience or suggestion on how we will be able to resolve this problem? I took note of the 4 most common complaints from our readers about these towing activities. Number 1 is yung absence of proper identification. Sometimes may nagtotow, wala pang plate number. So, they have no idea kung sino ba yung nagtotow sa kanila, kung accredited ba talaga. And number 2 is parang they find the fees sobrang exorbitant. Anywhere from 7,000 to 12,000 pesos. And then madalas walang resibong ini-issue. And then pwede kang tumawad. I mean, if it's legitimate, paano pwedeng tumawad? From 12,000 magiging 9,000, pwede kang makipaghagal, no? So parang medyo suspicious yung activity. And then number 3, they complain na walang ample time na binibigay sa kanila to fix their car.
sa expressway, I don't know if this is true, but sa expressway daw may at least half an hour, 30 minutes kung masiraan ka, and for you to fix the car sa isang proper, you know, part of the shoulder. Pero sa C5, alimbawa, pag nasiraan ka, parang in a matter of, parang snap of a finger, meron ng tow truck sa tab sa... Well, so it could also be because of the congested areas. They have to be able to take out the vehicle right away. Maybe. I'm just assuming. But may isang sumulat sa amin, saglit lang, napa-under niya eh. But wala na. By that time, nakakabit na yung car niya dun sa tow truck. Parang ang sinasabi nila, the intention is not really to clear the to help, but really to get money from them. I agree with you. If it's a case of a car stalling, once the car can start, when the towing vehicle is there, they should about the same alone. Time, yeah. Right. Okay. And then the fourth one is that most of these towing, so-called towing companies, don't know what they're doing. They don't know how to tow. Isang sinabi nyo ba, Miss, actually a Range Rover. It's a four-wheel drive car na tinow ng maling, naka-engage yan sigurado, and kinaladkad na lang. This is a Range Rover we're talking about. We weren't able to get in touch with the owner, but I'm pretty sure may nasira sa components. That's certainly very helpful. Now we have more things to consider. I guess we should write the DILG to coordinate again with the local governments. Napapangiti palagi si Mr. Dino pag pinag-uusapan namin yung mga pangarap pa namin na talagang dapat talagang itulak na ito ngayon. So, kailangan na tayo pong magtapos ngayong araw sapagkat gagamitin na itong session hall. Pero yung pong mga hiningi ko sa inyo ng mga supplementary information, please submit it so that we can pass a meaningful bill. So, with appreciation to all our resource speakers and on the conditions that the relevant recommendations as well as the statistics will be submitted by the PNP Highway Patrol Group, Department of Justice, LTO, the hearing as far as the proposed new anti-carnapping law is adjourned. Good afternoon to all. Thank you. Thank you, Tita Sir.